Hey guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magkakaroon muna tayo ng isang reaction video tungkol sa pagkamatay ng ating isang magandang flight attendant na si Christine De Sera. Siya po ay taga Mindanao from Davao City. Pero lahat ng mga kaibigan niya ay nasangkot. Ang tanong ko, ito kaya ay totoo o hindi? Kayo ba ay naniniwala sa mga sinasabi ng mga netizens? At kayo ba ay naniniwala sa mga pagjudge ng mga pulis? Dahil ayon sa mga nakalap kong balita, kasi nagbabasa ako at nanonood ako ng mga video ukol sa talagang nangyari kay Christine De Sera, isang magandang flight attendant natin, ang sabi ng mga kapulisan ay ang mga may kasalanan, yung mga kasama niyang mga LGBTQ community na mga kaibigan niya doon sa hotel, Garden Hotel sa Makati City, kung saan sila nag-check-in noong December 31 dahil isi-celebrate nila ang bagong taon. Pero wait, bago pala ang lahat. Kung kayo ay nagtataka bakit ako ay nakaganito, tinatago ko ang aking sarili. Char. Tinatago ko ang aking mata kasi malaki yung eye bag. Ayan. At para maiba naman, reaction video din tayo. Kasi wala tayong tuwa, wala akong ibablog ano. Kaya ito muna yung share ko. Kaya ops. Kung kayo bago pa lang dito sa aking channel, uulitin ko palagi mula sa aking puso. I-click mo na ang subscribe or i-click mo na ang subscribe at i-hit mo na rin ang bell button para maging updated tayo sa mga upcoming videos na aking gagawin. And kay kung ready na kayo sa aking opinion, sa iling opinion ko lang to, mga makikinig, maraming salamat. Dahil ito para sa akin, opinion ko lang, ukol sa mga balitang kumakalat. At kung naniniwala ba kayo sa mga sinasabi nila o hindi. Kaya, bago ang lahat pala, kung sino yung makakapanood ng mga videos dito, i-comment down below lang dyan sa aking video na ginagawa ngayon. At kung ano yung mga suggestion nyo para magawa ko, kung kaya ko. Pero kung hindi naman. Kaya stay tuned muna, sit back and relax, because ito uumpisan ko na ang aking mga sasabihin. Ayan, welcome back. Dito kasi sa aking mga nababasa dito sa YouTube, pinagbibintangan nila ang mga kasama ng ating pinakamamahal na Christine De Sera, kagaya nito. Ayan, nakikita ko siya, diba? Tapos, pinapakita dito at sinasabi yung kahalikan daw niya, isa sa mga suspect, yung si Valentin Rosales ba yun? Ayan. Pero, ang sinasabi ni Valentin, isa siyang bakla. Ako rin, isa akong bisexual, hindi ko sinasabing kakapihan ko sila, nasa gitna lang ako. Pero sa mga kumakalat na balita, ukol sa mga ganyan, para sa aking opinion, hindi muna tayo basta-basta maniniwala. Kasi sa mga kumakalat ngayon, sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati dito sa Malaysia na pinagtatrabahuan ko, at sa buong mundo, lahat yan, nagkakaroon tayo ng maraming problema kagaya ng pandemic na hanggang ngayon hindi matapos-tapos, tapos dadagdagan pa. Kung ano man yung kinalabasan ng kanyang autopsy sa pagkakataong ito, para sa akin, dapat irespeto muna natin at magbigay ng pahayag, ng magandang pahayag na sana maging okay. At kung gusto nilang ulitin yung autopsy, ipapaulit nila, kasi para sa akin, yung isa sa mga nanalo ng Mr. Pogi noon, ayan, si Romel ba yun? At
may marami pa eh. May mga marami pang kasama doon sa pinapakitang video na nahuli sila ng ano, kagaya kay John, yung taga Iloilo pa yun. Tapos, yung isa rin si Divine. At si, ano, si, sino ba ito? Si Christine, patay na. Kaya, kung mapapansin niyo doon sa video, i-reaction ng video ko ulit. At dito sa screen, sa kabila at sa kanan, ipapakita ko yung mga picture ng mga taong nasangkot na sinasabi ng kapulisan na sila daw talaga at pinahuli pa talaga kaagad. Tapos ang sinasabi doon, may mga nagbibitaw agad ng ano, na magbibigay sila ng pataw patong sa ulo nila. Kaya sila natatakot. Kasi kung mapapansin niyo, alam ko, alam natin lahat yan. Hindi lang sa mga LGBT community na kagaya ko, sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa aking video, yung reaction ko ayaw kong sumikaw. Hindi ako kagaya ng ibang tao nagre-reaction dyan na sinisigaw sila. Dahan-dahan ako, malumanay ako kasi binibase ko lang naman sa mga nakikita ko, kumakalat na balita. Para sa akin, si Valentin, sa lahat ng mga payad niya, lahat pati yung best friend niyang si Romel, na isa, halos sila lahat flight attendant, nakikita ko nagsasabi sila kung ano yung mga nangyayari nung gabi. Pero hindi ko sinasabing full support ako na wala silang alam doon. Kasi ang mga sinasabi talaga hindi nila alam. Gusto nilang nandun lang sa paningin nila palagi si Krista, kaya binabalikan nila. Tapos doon sa room 2207 sila bumabalik kasi gusto ni Christine na maghanap siya ng totoo daw na lalaki, yung pure na lalaki. Kasi syempre, may nakita akong video na yung sabi sa Bisaya, mauna kay karang imong kuan ba nga na ay may magchat sa imo, di ba yung patulan kay kung imo na unang tag doon imo mga nagsasauna, di ba sa unta ka karun, nanon ta kay boyfriend karun, tapos mauna kay pilian man kayo ka mo nang wagyod ka, di gyud ka mabasa. Ang ibig sabihin nun sa Tagalog, kaya ka ganyan, hanggang ngayon wala kang boyfriend, hindi ka nababasa. Mababasa ka sana kung may boyfriend ka at kung lahat ng mga nagsasad sa'yo pinapansin mo, pero pilian ka, ganyan, mapili kang babae ka. Tumatawa lang si Christine doon. Pero ang alam ko, si Christine talaga isang mabuting dalaga, kasama, at isang ipinagmamalaki natin kasi ang mga flight attendant na yan, sila yung mga kasabay natin, sila yung mga kasama natin, sila yung mga nag-guide sa atin on air kapag tayo lumilipat. Lalo-lalo na, pinagmamalaki natin, isa silang magkakasama sa isang company, malaking company, Philippine Airlines. Kaya sa mga nanonood ngayon sa aking channel, sa aking reaction video ngayon, sana, bago magalit, bago kayo maghusga, panoorin, pagbasang maputi, at yung mga reaction nila sa video nila. Kasi, kung talagang may sala sila, tumatago sila. Yung apat katao na yan, na may mga abogado na lumalantad sila, nagpapakita sila sa mga interview, hindi lang kay Sir Rafi Tulpo, sir, I'm proud of you, hindi lang kay Karen Davila sa ABS-CBN, hindi lang sa Channel 10, lahat ng mga news, lahat ng mga TV, anchor TV na nag-interview sa kanila, nagpapakita sila. Sinasabi nilang ayaw nilang mawala si Christine sa kanilang paningin kasi nga super alam nila ang ugali pag nakakainom. Ayan, minsan nakikipag-away, pero hindi lang natin maintindihan bakit yung sinasabi daw ni Christine sa kanya, sa isang best friend niya na si Romel, mayroon daw atang naglagay, gumulong siya, mayroon daw atang naglagay na kakaiba sa kanyang ininom, kaya medyo hindi siya makahinga. Kaya sino kaya ang misteryosong taong yon? Hindi naman hindi ko naman nabasa sa balita na from their own room 2209, kung hindi doon sa 2207, kasi yung mga nasa 2207 mga nagsidatingan lang yon na sa mga ka-group chat nila na example, nagyaya sila ng ganito, magkakaroon tayo ng party. Ayan. Kaya, expected mo na may mga darating-dating kasi ka, kahit apat lang kayo or lima o ano, iilan man lang kayo dyan, mag-expect na kayo na may darating kasi nga, pag group chat, may gustong sumama,
kasi ang sabi nila, nagdesisyon daw silang doon sila mag-New Year's Eve kasi nga, ang mga pamilya nila wala sa kanila, malalayo sa kanila kasi nasa Manila sila, nag-rent sila ng apartment kasi ang trabaho nila nasa Philippine Airlines, lahat sila mga, halos lahat sila mga flight attendant. Kaya, pag-uwi ka, quarantine pa kaya, huwag tayo basa-basa maghusga. Plinano talaga nila yun doon na mag-party. Ang pakay nila doon, hindi ang patayin si Christine. Hindi ang patayin si Christine, kundi magsaya sila kasi lahat ng pamilya nila nasa Visayas at saka sa Mindanao, ang gusto nila magsaya, i-celebrate at salubungin ang bagong taon ng masaya. Kaya kung ako sa inyo, makinig, magmatyag, huwag maghusga, lalong-lalo na sa ibang netizens dyan, hindi ko binubuo, hindi ko nilalahat ang ibang netizens dyan. Magmatyag kayong mabuti. Ako, nanonood na ako. Pero bilang isang LGBTQ community, nakagaya ko. Kaya sa mga rainbow colors dyan, nakagaya ko. Hindi ako nagtatago. Kung ang kulay man ako, hindi ko sila kinakampihan porket LGBTQ community. Ang sasabihin ko lang sa inyo, kaya ako gumawa ng reaction na video. Ito yung first time na gagawa ako ng reaction na video para makinig kayo at magkaroon kayo, makapulot kayo ng konting aral sa mga sasabihin ko. Unang-una, magmatyag, manood, makinig. Ito muna ang gagamitin bago ito. Kasi, pag-uunahin mo ang galit at hindi ka mag-iisip, dyan magkakaroon ng maraming problema. Kaya, sa mga hinuhusgahan dyan, nakakaawa naman. Bilain mo pag binigyan agad ng patong sa ulo nila. Abay, pag naglakad sila dyan sa kalye, kung bigla na lang silang pinarin, imbis na isa lang, si Christine lang ang namatay na flight attendant, madadagdagan. Dadami ang problema sa Pilipinas kung ganyan ang mangyayari. Kaya stop, look, listen. Laging pinapaalala yan kahit sa daan. Kaya tayo, alam ko ang mga Pilipino, mga matatalino. Kaya gamitin natin yan. Ipag-pray natin kung saan si Christine ngayon. Alam natin nasa langit na siya. Pero alam ko na hanggat hindi natatapos yung kaso niya at pinagbibintangan yung mga kaibigan niya, hindi natin alam kung ano ang pakiramdam niya. Siguro, kung siya'y buhay, magsasalita siya. Pero ano bang magagawa natin? Wala na. Kaya sa mga magulang ni Christine, ma'am, maayong adlaw sa imo, ma'am. Kay balo ko nga, kanang sakit ka ay mawad anog anak. Pero sana po, manginaot unta ko nga, makita na kung sino yun ang nagpatay ba kay, kung sa'yo nakita mo, kung gipatay ba siya or nag-take ba talaga ng gamot yung ibang kasama niya tapos nilagyan yung ininom niya para matapos na yung problema sa kanyang kaso. Kasi ayaw natin na may mga ganitong pangyayari at nauulit kaya binabalik-balik ang tawag dito yung law na pag ikaw pumatay ng tao, papatayin ka rin. Yung law na yon, wag na wag naman. Kaya sa susunod, unang-una lumalabas sila, ipapaalala ko lang sa inyo, lumalabas sila sa TV, nagpapa-interview sila, nanginginig sila, umiiyak sila lahat. Yung apat na in-interview na pinapanood ko sa ilang araw na ako nanonood, ngayon ko lang ito ginawang reaction video talaga kasi ayaw ko muna yung porket lumabas sa balita, ngayon magre-reaction video agad ako para makakuha na maraming views. No, wala mang manonood sa aking video. It's okay, but the very important, kapag may makakapanood sa akin, 1, 2, 3, 4, 5, masaya na ako dahil malalaman nila ang opinion ko. Kaya ang opinion ng bawat isa, pinapakinggan. We have the freedom to each and everyone to talk what is the truth, what is our feelings, at kung ano yung mga nakikita natin. Pwede tayong mag-bash kung totoo, pero kung hindi totoo, huwag muna kayo mag-bash ng mag-bash. Kasi paano na lang kaya yung apat? Umaasa yung mga pamilya nila. Umaasa sa kanila. Kaya, andyan dito sa gilid at saka sa gilid ko, pinapakita ko ang mga mukha ng mga flight attendant na yan, kasama si Miss Christine Dacera. Ayan, ma'am, pinagdadasal kita. Ayan,
kung saan ka man ngayon naroroon. Sana po tulungan mo po ang iyong mga kaibigan na maibsan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga hinanain, at sana lumitaw na yung katotohanan ng iyong pagkawala. Kasi sinasabi nila, yung mga kaibigan mo, isa sa mga suspect, pero sana hindi totoo. Sana wala sa kanila. Sana mahanap na talaga kung ano ang tama at kung ano ang resulta, ang totoong sanhi ng iyong pagkamatay. Kaya maraming salamat, at sana sa reaction video ko na to, kayo, uulitin ko, ito gamitin muna bago ito. At the very important, magmatsyag, magbasa, manood. Huwag padalos-dalos sa galit. Kasi ang galit na yan, kapag talagang pinangungunahan ka ng galit, alam ko, sisigaw ka, kung masasabi mo na kung anong lahat na mga sasabihin mo. Pero, dahil sa mga social media na yan, yung mga sinasabi nilang, kung makikita niyo doon sa video, may pinapakita pang video yung isang kaibigan niya na pag tinakot nga nila yung mga baklang yun, pag tinatakot nila, tumitili dahil pa yung mga babae. Tapos nakikita mo naman na si Christine talagang humalik kay Valentine. Valentine, maraming nag-aano sa'yo, maraming nagbabasa sa'yo, pero hindi kita kinakambihan. Andiyan lang ako sa gilid at saka sa gilid at saka sa gitna at saka sa likod at sa lahat. Lahat yan nandyan. Wala akong kinakambihan. Kaya ang reaction video na to, sariling opinion ko kung tama ba ang maghusga. Pero para sa akin, hindi tama ang maghusga talaga. Kaya, i-push mo lang ng i-push, gawin mo ang tama, tama yan na lumalantad ka. Kasi, lalo-lalo na may mga bulumalabas sa balita na ikaw yung pinakaunang, ano kasi, ikaw yung hinalikan. Pero doon ako, nakita ko yung video na umiwas ka. At si Christine ang unang humalik. Oo, alam ko yan. Kasi may anak din ako. Isa akong LGBTQ community. Isa akong bisexual. Ayan. Hindi ako kumakampi sa kung ano-ano. Tinitinan ko yung bawat angulo. Nakita ko na hinalikan ka ni Miss Christine. Siyempre, medyo tipsy na siya ng konti. At saka bilang isang kaibigan. At saka according to your... yung sa mensahe mo, sinabi mo na kamukha ka nung ka-ex niya na kasi mahilig si Christine ng chinito at matangkad mo puti. Ayan. Naintindihan ko yan. Pero sana sa mga nanonood dito sa aking reaction ng video ukol sa pagkamatay ni Christine Lazera, please lang po, kung sino man yung nagbabash, bawiin nyo yan. Kung hindi, bahala na kayo. At sana magkaroon kayo ng tamang pananalita, tamang pagbabash. Kung magbash kayo, pwede mo nyo naman lang sabihin na, I'm so sorry, but ganito ganon. Sa ngayon, hindi mo na ako maniniwala sa mga ano, sa mga balibalita. Pero ipaglaban talaga natin ang bawat isa. Siyempre, nakikita ko nanginginig na sila habang ini-interview kasi yung mga magulang nilang maasa. Kasi sa panahon ng pandemic ngayon, lalo-lalo na sa pera, na pag-uusapan ng pera, halos walang trabaho ang mga tao. Anong ibabayad mo sa piskal? Anong ibabayad mo sa abogado mo kung wala kang abogado? Kaya yung iba tumatago siguro kasi siyempre natakot na may mga pabuya na. Yun ang isang iniisip ko at isang dahilan kung bakit yung iba hindi nagpapakita. Kaya kayo dyan, oops! Magandang umaga ulit, ayan. Kaya, maraming salamat. At sana, mahanap na talaga ang totoong dahilan ng pagkamatay ng ating The Beautiful Christine Lazera. And of course, sa mga 11 katao na iba na hinahanap pa, ayan, lumantad na kayo. Kasi yung apat, ayan, lahat-lahat kayo na apat. I'm so proud of you. Maraming salamat sa mga detalye, sa mga details na binibigay nyo. Dahil bawat oras, bawat minuto na aking panunood sa mga balita, pag binubuksan ko yung aking cellphone ito, lalo akong ginaganaan sa panunood sa mga balita na bawat salita nyo hindi talaga nagbabago. Kung ano yung sinasabi nyo, dire-dire sa direct to the point. Kung ano sinasabi ng isa doon sa balita, kung ano yung tanong, ganun pa rin ang sagot niya. Hindi talaga lumilihis. Kaya
maraming salamat at welcome. See you on my next vlog or see you on my next reaction video. Dito lamang po yan sa Ligisan Lipo Gate. Ayan, maraming salamat at see you on my next reaction video. The Christine De Sierra case, ang kanyang pagkamatay. Bye-bye.